Galang tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang naghirap sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hininga, sayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga sumasampalataya sa iyo ay iyong binuhay sa tubig ng biniyag na pinagsilangan. Lingapin mong lagi ang mga isinilang kay Kristo, ngayong ang kasalanat kamatayay kanyang natalo, upang ang mga bininyagan ay manatili sa pagpapala mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Ineas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Ineas, ani Pedro, pinagaling ka ni Hesukristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron, at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Hope naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, nang ibig sabihi, usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas, di kalayuan sa Hope,
ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Hope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, sumarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Hope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwi ng magtitipon ng lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masarap sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangi sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Espiritong buong buhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, Alleluia, sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sa pagkatalastas ni Jesus,
buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa kanya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy, marami sa kaniyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal na Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. May katanungan po ako sa inyo sa umagang ito. Kanino umiikot ang inyong mundo? Sino ang pinakasentro ng inyong buhay sa kasalukuyan? Mga kapatid kay Kristo, narinig po natin ang makapangyarihang pahayag ni Simon Pedro sa ating ebanghelyo. Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala po kami at ngayon nakatitiyak kami na kayo nga po ang banal na Diyos. Maganda pong pagnilayan natin kung kamusta na po ang ating relasyon sa Diyos. Mahirap pong mahalin ang Diyos kung wala tayong kaugnayan sa Kanya. Paano natin masasabing minamahal natin ang Diyos kung hindi naman tayo marunong magdasal, kung hindi naman tayo nagsisimba at hindi naman natin siya naaalala, kung hindi naman tayo tumatanggap ng kaniyang tunay na katawan at dugo sa banal na Eukaristiya, kung hindi rin naman tayo gumagawa ng mabuti at hindi tayo marunong magmahal. Kung ang mga ito hindi natin ginagawa, wala tayong kaugnayan sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, minamahal natin ang ating Panginoon. Paano mo masasabing minamahal mo ang Diyos kung ang inuuna mo lagi ay ang iyong mga gadgets at pagmamarites sa iyong kapitbahay? Paano mong masasabing minamahal mo ang Diyos kung takot na takot kang pasanin ang krus ng pagsasakripisyo, pagkakawang gawa at pagmamalasakit? Paano mo masasabing minamahal mo ang Diyos kung ang laman naman ng iyong puso at kalooban
ay lamangan at higitan ang tagumpay ng iyong kapwa. Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos kung ginugugol mo ang lahat ng iyong oras at panahon sa pagpapayaman, sa iyong propesyon, sa iyong hanap buhay, sa iyong negosyo, at sa iyong pansariling karangalan at katanyagan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, madaling sabihin minamahal natin ang Diyos, subalit mahirap ipakita sa mga kilos na tunay natin siyang minamahal. Sa atin pong makabagong panahon, tila baga nilalayo tayo ng teknolohiya at modernisasyon para makita at maramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Pilit tayong nilalayo ng puwersa ng kasamaan sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Subalit, lagi po ninyong tatandaan, anumang pilit, hindi magtatagumpay ang kasamaan. Pilit na magsusumiksik ang liwanag ng Diyos upang magtagumpay at maging tanglaw natin patungo sa Ama. Kaya nga napakaganda ng ating pagbasa na binanggit din sa unang pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Anong sinabi dito? Ang ating unang simbahan, ang unang pamayanan ng Kristiyano ay tumatag at lumaganap sa tulong ng banal na Espiritu. At ang mga tao, ang mga unang Kristiyano, namuhay ng may pagkatakot sa ating Panginoon. Kaya nga masasabi natin na kapag ang isang tao ay naglilingkod at minamahal si Jesus Nazareno, walang lingkod ang pinabayaan ng Diyos. Walang nagmamahal sa kanya na hindi niya inaruga at kinukupkop. Lahat ng nagmamahal sa Diyos, pinagpapala niya. Uulitin ko po, lahat ng may pagmamahal at pag-ibig sa Diyos, inaaruga at pinagpapala niya. Kaya nga sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, sa kabila ng ating kahinaan at pagiging marupok, sa kabila ng marami nating katanungan sa mundong ito, piliin pa rin natin ang magtiwala at magmahal. At wag na wag po nating titipirin ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Dahil ang pagmamahal, hindi tinitipid. Ito ay ibinubuhos. Dahil sa pamamagitan nito, tayo ay nakikilala na tunay na alagad ni Kristo. Kagaya ng sinabi ni Simon Pedro sa ating Ebanghelyo, Panginoon, kanino po kami pupunta? Panginoon, ano po ang halaga ng aming buhay kung wala kami sa piling mo? Nasa inyong mga salita ang tunay na nagbibigay buhay na walang hanggan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Mm.
Minamahal kong mga kapatid, inihatid sa atin ni Kristo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at tayo ay sumasampalataya. Bunga ng pananampalatayang ito, may pagtitiwala tayong magsumamo sa ating Ama sa Langit na dinggin ang mga panalangin ng pamayanang ito. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan, naway sumunod sa Panginoon ang buong puso, isip at lakas. Panalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng mga bansang nagdaranas ng kaguluhan, naway walang patid na magsikap, na makapaghatid ng kapayapaan at katarungan sa kanilang mga bansa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Atin nawang maunawaan na ibinibigay ng Diyos ang pinakadakilang katunayan ng kanyang pag-ibig sa nananatiling presensya ng banal na sakramento. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga may sakit at nagdurusa sa matagal ng karamdaman, naway magkaroon ng kapayapaan ng damdamin na dulot ng nagbibigay ginhawang mga salita ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga namayapa, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, nasa iyong anak ang mga salita ng buhay. Wala kaming patutunguhan kung hindi sa Kanya. Iniaalay namin ang aming mga panalangin sa ngalan Niya na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan, nagdiriwang puhunan mong bigay, ang alang at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Oh, sapagkat ako'y iniligtas, mga kaaway di makuhang utuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan, nagdiriwang puhunan mong bigay, ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihat niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin
ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin si nagkakasala sa amin at huwag magmipahin tulad sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas nating si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsunod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago umalis na pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa Kanya kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapos.
among tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bago't wagas, Alleluia. Mabibig pa rin po ang ating official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, we wish kam po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.